Jomar Vlogs! Guys, buti na lang guys, no? Talagang gumaling na si Dora, guys. Talaga. Buti nga gumaling na si Dora. Di ba, guys? At medyo nakaka-recover na si Dora ngayon. Pero meron pa rin siyang allergy. Ayan, gising na si Dora, guys. Lumabas na si Dora. Narinig ata ako. Meron pa rin siyang allergy, guys. Pero ginagamot naman namin si Dora, guys. Ayan. Sinalo lang natin ang ating mayonnaise. Ayan, para pag luto ng ating boiled egg, okay na siya, di ba? So, yun, guys. Tapos, kanina, medyo inaiblad ako, guys, kanina. Dahil kasi nga, nagpapakabit pa lang kasi kami ng kuryente dito sa bahay namin, guys. So, akala ko hindi na naman kami makakabitan. So, ang dami kasing nag-aayos guys nung sa kuryente namin dito. So, ang tagal na kasi guys. Tapos parang meron na naman siyang another na sinasabi sa akin na akala ko na hindi ako makakabitan. So, ina-i-blood ako. Lola nyo, ina-i-blood guys. So, okay na naman pala. Okay na. Sa awa naman ng Diyos, okay na. Tapos, pumunta na yung BFP dito. So, nag-check na sila nung bahay namin, kung safe kami, di ba? Safe sa mga fire extinguisher, kung meron kami fire extinguisher. Napakalaki nga ng fire extinguisher namin, guys, no? Pakita ko sa inyo. Ang laki. Itong fire extinguisher natin. So, yan yung fire extinguisher natin. Nakita nyo, guys. Yan. Napakalaki, guys, nung fire extinguisher. Pero, pinabili pa natin yung additional na bayad yun doon sa, nag-aayos, guys, sa electrician natin. So, nagpabili na tayo. So, yun. Sana makabitan na nga kami ng kuryente, guys. Tapos, on Sunday, sana matuloy yung titingin itong property ko, guys. Sana matuloy yung titingin ng property ko at mabenta ko na itong property. So, kasi meron akong gustong bilhin na mas malaking property, guys. Kung makakahanap kami ng mas malaking property. Kasi gusto ko talaga ng mas malaking property. Tapos, meron akong gusto kasing patirahin doon sa pagkakaroon ako ng malaking property, yung mga kaibigan ko na gustong sumama sa amin sa tumira doon, kasi mga pinsan ko na gusto rin. So, magbibigay ako sa kanila ng lot, kung gusto nila magpatayo sila doon ng bahay nila, kahit diba, kung gano'ng kalaki, hindi ko pa kasi alam kung sana nga, close finger tayo, sana matuloy, no? Kung malaki yung property ko, bigyan ko sila ng tag-isang 100 square meters, tapos sila nila magpatayo na magpabakod, magpatayo ng property nila. Kung gusto nilang ilipat sa pangalan nila, okay lang din, ganun. Oo, ganun yung bala ko. Tapos, tutulungan na lang nila ako, guys, na magtanim ng mga gulay-gulay. Sila na lang ang magtatanim ng mga gulay. Tapos, kung gusto nyo mag-alaga ng mga, guys, gusto nilang mag-alaga ng, tawag dito, gusto nilang mag-alaga ng, ng mga manok, isda, di ba? So, yun na nga, guys. Yun nga yung gusto ko na magtulungan na lang kami mga magpipinsan. Yung mga mapipili ko, guys, na mabibigyan ng property. Pag natuloy nga yun, yung bentahan nitong property ko, diba, kung gusto rin ng mother ko na magtayo rin siya ng titira niya dito, pwede rin. Yung kapatid ko, kung gusto nila, diba? So, ganun, guys. Ganun yung pinaka-plano ko. Diba? Yung pinaka-plano ko na magkakasama. Tutulungan, diba? So, yun. Napakaganda, diba? Kasi naawa ko dun sa kamag-anak ko na yun. Hindi ko pa naman sa asin ka-close, no? Pero, okay naman. Nakikita ko sila sa Facebook na okay naman sila. Kasi may mga anak siya. May anak siyang dalawang babae. Tapos yung panganay niya is, tawag dito yung panganay niya kasi meron diferensya. Yung kapanganay niyang anak. Tapos, parang nabasa ko kasi dun sa Facebook niya na gusto nilang magkaroon ng
Hindi, gusto nilang magkaroon ng property nila. Gusto nilang magkaroon ng bahay, sariling bahay. Kasi nakikitira lang sila, guys. Parang nakikitira lang ata sila sa mga kamag-anak nila. Parang ganun eh. So ganun. Gusto ko lang din makatulong at the same time. Meron kaming makakasama, di ba? Meron kaming makakasama dito. Na kamag-anak, di ba? Mga kaibigan. Diba ang saya, no? Isa kayong community. Di ba? Sa kayong community na magkakasama kayong mga magpinsan. So, napakasaya nung ganun. Naiisip kong project. Pero kung di naman ako makakahanap, di ba? No choice. Dito pa rin ako bibili ng property ko. Dito pa rin. Doon sa kabila. Yung kabila nito. Ganun. Pero sana ko, Stinger, makahanap talaga tayo para makatulong din tayo. Tsaka makapag-alaga pa tayo ng mga, magkatayon tayo ng fish pan, gaalaga tayo ng ano, mga kambing, ganun, di ba, baka, or what, makabili tayo ng kambing, mahal yung baka, guys, eh. So yung kambing na muna, kaya mga mini na piggery, ganun, di ba, so ganun yung balak natin, guys, sana matuloy, guys, yung mga balak natin sa buhay, pang magaganda. Yun, sana nga, guys, na ipagdasal nyo rin sa gana, sana matuloy talaga yun, yung balak ko na yun, guys. Sana nga totoo na yung kausap ko na babae, na ahente, sana magustuhan nga yung property sa Sunday. Sana matuloy sila, di ba? Sa Sunday. Pero sana mabasa pa ng iba, kasi pinupost ko sa vlog siya araw-araw, guys. Kasi nagtatrabaho na naman tayo ng malupitan nito. Para, di ba? At least, hindi tayo nagiging selfish, guys, no? Hanggat maaari, gusto natin tumulong do sa mga tao na nangangailangan, di ba? Ng tulong natin. May mga pangarap din tayo para sa kanila. Ewan ko ba ganun ako? May mga pangarap, kasama rin sa mga pangarap ko yung mga kaibigan ko. Di ba? Yung mga kaibigan ko, kasama rin sila sa mga pangarap ko. No? Ewan ko ba kung ba't ako ganun. Diba? Gusto ko rin lahat masaya. Lahat masaya. Lahat ng mga kaibigan ko masaya. Hindi lang ako. Hindi lang yung pang sarili ko. Diba? Kaya yun, guys. Ganun. Ganun yung plano ko. Ganun yung plano ko, guys. Yun, yung pinsan ko nga na nag-i-entertain. Sana huwag na siyang mag-entertain, guys, no? Oo. So, iisipin na lang nila kung paano sila makakapagpatayo ng bahay nila. Nung matitira nila, guys. Siyempre, hindi ko naman, hindi ko naman kaya na sagutin din yun, guys, yung pagpapatayo ng bahay nila kung sakaling matutuloy. Diba? Basta, yun. Sana nga matuloy yun. So, sisipagan na lang natin, guys, para mag-work, no? Dagdagan na lang natin ang sipag. Sipagan na lang natin, guys. Magsipag na lang tayo, guys, no? Para maganda yung magiging resulta. Maganda yung magiging resulta, guys. Kasi, diba, parang, pag ganun kasi, guys, diba, parang nakakalungkot na ikaw lang yung masaya, di ba? Ikaw lang yung masaya. At least ako, hindi ako selfish, guys. May mga pangarap din ako doon sa ibang tao. Hindi lang pang sarili ko. Hindi lang pang sarili natin na intention, di ba? So, may mga pangarap din talaga tayong gustong maibigay sa mga kaibigan natin, di ba? So, ganun. Ganun lang yung mga plano ko sa buhay. Maging masaya lahat. Diba? Na sana i-bless pa tayo ni Lord. Sana i-bless pa tayo ni Lord para marami pa tayo talagang matulungan. Yung talagang gusto kong tulungan kasi mga tao, guys, yung talagang karapat dapat talagang tulungan. Hindi yung ang lalakas pa nila. Hindi yung tipo ng mga tao, guys, na ang lalakas pa nila pero ayaw nila maghanap buhay.
gusto lang nila umasa, guys, di ba? Umasa ng umasa. Hirap ng ganun. Ako naranasan ko lang umasa na umasa eh. Pero guys, nalalangin ako na sana mabago yung takbo ng buhay ko. Diba? Pinalalangin ko yun eh, na sana mabago yung takbo ng buhay ko. Diba? So, yun nga. Ayun ang ginawa ni Lord sa buhay ko ngayon. Nabago nga yung takbo ng buhay ko. As in, binago nga ni Lord yung takbo ng buhay ko, guys. Basta't maniniwala lang naman tayo, maniwala tayo, guys, no? Basta't maniwala lang tayo. No, walang imposible. Walang imposible sa to lang. Walang imposible sa mundo. Basta't maniwala lang tayo sa kanya. Surrender lang natin lahat sa kanya. Diba? Ganun. Ganun kasimple lang naman yun. Gusto lang ni Lord na lumapit tayo sa kanya. Na huwag tayong magdalawang isip na lumapit sa kanya pag may mga kailangan tayo, 'di ba? Kaya nga siya nandiyan para sa atin, 'di ba? Para tulungan tayo. So sana ganun tayo, lagi tayong makakaalala. Lagi tayong makakaalala sa mga ano natin, guys, sa mga mahal natin sa buhay. Hindi man natin sila kamag-anak or kaibigan lang natin sila, dapat lagi natin sila naaalala, tulungan. Diba? Na huwag tayong magantay ng kapalit, pero kasi huwag tayong magantay ng kapalit, kasi kusa naman si Lord yung gagawa ng way na yun para pagpalain tayo. Diba? Siya yung gagawa talaga. Wait lang, guys, ha. Blacky, yan si Blacky, yan yung laging kalaro ni Dora. Yan, si Blacky, Blacky! Hi, Blacky! Sobrang ano niyan, guys, biro niyan si Blacky. Grabe yan, guys, dumaan kami dito sa bahay. Kasi may binili kami, guys. Doon sa kabilang barangay namin, guys, nakaabot yan. Hinabol kami na nakamotor, guys. As in talagang grabe, kilala niya kami, guys, eh. Kahit doon sa may highway namin, doon sa may kinakainan namin madalas dito sa lugar namin sa Quezon. Guys, talagang grabe pag nakita niya kami. As in talagang tumakbo ng tumakbo yan, guys, no? Para lang habulin kami. Grabe yan talaga si Blacky. So, si Dora tulog ngayon, guys. Ngayon, tutulog ngayon. Nagpapahinga. Nakatulog si Dora, guys. Sobrang daming nakain ni Dora kanina. So, guys, mag-ingat tayo dahil kasi may parating na bagyo ngayong weekend, guys, no? Kaya medyo kulimlim na dito. So, mag-ingat lang tayo, guys, no, sa bukas tsaka sa Linggo. Yan, nagutom ako, guys. So, meron tayong bread. Yan, may bread with bread. At meron tayong smoked ham, guys, no. Tapos, nagpapakulo na rin ako ng maano natin ng egg. Tapos, ito nga yung ating mayonnaise. May mayonnaise yan, may pepper, at meron siyang sugar, guys. Tapos, nagpapakulo na tayo, guys, ng itlog. Pakulo na tayo ng itlog, guys. Masarap na sandwich yung gagawin natin, guys, ngayon. Sandwich na ginawa natin, guys. So, apat na sandwich yan. Ang ating ginawa. Napakasarap, guys. So, yan o. Simple-simple lang yung sandwich natin, guys. Di ko na inartihan na napakasarap talaga yung sandwich na yan. So, inom muna tayo. Ang sarap na sandwich. Mag-juice ka? Bakit may juice, oh? So, yun lang, guys. Na-share ko lang sa inyo ang aking ginawang sandwich, guys. Okay, babu! Ito lang aking vlog. Nga more vlog! Kapatid, gutom!